Hello po. Kwento ko lang tong hindi ko malilimutang karanasan. Nangyari po ito bago ang panahong COVID. Hindi na ako magpapakilala para na rin po sa kaligtasan ko. Sa mga panahon po ng kwento na ito, wala po akong trabaho. Nagsara kasi yung kumpanyang pinapasukan ko. Sa totoo lang, depressed na depressed ako ng mga panahon na yan. Tapos idagdag mo pa yung kaba dahil dumarami na ang kaso ng COVID sa ibang bansa. Naghahanap naman ako ng trabaho pero mukhang maila pa rin ang swerte sa akin sa mga panahon na iyan. Malayo pa ako sa pamilya ko. Nasa probinsya sila at ako lang ang mag-isa sa Maynila. Sa katunayan nga, hindi ko pa sinasabi sa kanila na nawalan ako ng trabaho noon kasi ayokong miski sila madami sa depression ko. Mabuti na nga lang, nandiyan ang social media na siyang nagbigay sa akin ng konting kasiyahan, yung mga social media influencer. Sila ang nagbibigay sa akin ng aliw noon. Ngunit, dahil din po si isang influencer na iyan, nagbago po ang buhay ko. May binabanggit kasi akong isang influencer noon. Tapos meron siyang binanggit sa isa sa mga videos niya na pwede raw pagkakitaan. Ako naman, dahil idol ko yun, naniwala naman ako. Agad-agad din nag-chat ako sa isa sa mga accounts niya. Tapos mabilis lang po, nag-reply siya kaagad sa akin. Nagpalitan ng impormasyon tapos yung mga kailangan. Nag-setup na kaagad ng meeting. Tapos ang pinaka nagustuhan ko pa doon, wala raw akong kailangang ilabas na pera. Tuwang-tuwa naman ako noon kasi bukod sa pagkakakitaan yon, makikita ko pa yung idol ko. Ang expect ko rin doon, baka networking, hindi naman kaya multi-level marketing. Inaasahan ko na yan. At wala naman kaso sa akin kung sakaling ganun yung trabaho. Kasi nakapasok na rin po ako sa ganyang klaseng trabaho noon. Kaya walang problema. Ang importante ka ko, may trabaho. Bonus pa na makikita ko yung idol ko. So yun na nga po. Tanda ko pa, Martes po ng gabi yun. Nagpunta ako sa isang building sa Mibinondo. May kalumaan na itong building na ito. Pagpasok ko nga doon, inaabangan na ako ng ilang mga tao. Nandoon yung pangalan ko sa may listahan. Tapos noon, pinapunta ako sa 15th floor. Pagkarating ko doon, may pinasukan ako doon na isang malaking event hall. Marami ng tao doon. Tapos napakadilim po ng ambience. Tapos ang ilaw lang na meron, kulay pula. Ang weirdo pa ng mga tao doon. Kasi yung mga suot nila, mga itim pong roba, para po silang sikamatayan. Bukod doon, may iba rin na kagaya ko na nakasibilyan lang po, na palagi ko, katulad ko sila na parang kapupunta lang doon sa lugar. Maya-maya, sinalubong ako ng idol kong influencer. Tuwang-tuwa naman ako, starstruck talaga ako. Ang bait niya, tapos asikasong-asikaso talaga kaming mga bago. Pinagsama-sama niya kami. Tapos kwentuhan at kung ano-ano pa. Pinakain at piniinom din niya kami ng merienda. At lumipas lang po ang ilang sandali, bigla ay may naganap pong parang event. Ang pinagtataka ko, para po siyang misa. Kasi nagdarasal sila ng kakaibang lingwahe. Ako nga sa totoo lang po, kinikilabutan noong mga sandaling yon. Parang iba ata ang napuntahan kong yon. Lumipas ang mga sandali. Bigla ay naglabas sila ng isang pulubi doon sa may harapan. Pinalibutan ito ng mga miyembrong nakaitim. Kasama na po doon yung influencer na tinutukoy ko. Napansin ko naman na yung mga kasama kong bago lang doon, yung mga katabi ko, para po silang nakatulala lang. Lahat po sila. Para silang walang malay sa mga nangyayari. Kaya ako, nagpatay Malaysia na lang din. Nagtulala-tulala lang din ako. Pero maya-maya, hindi ko kinaya yung mga sumunod na nangyari. Bigla po kasi nilang pinugutan yung lalaking pulubi. Sa mga sandaling yun, doon ko na napagtanto na mali ang pagpunta ko sa lugar na yun. Gusto ko nang umalis. Kaso, maraming bantay sa paligid. Nakita ko pa nga na meron silang mga daladalang baril. Kung ako ay biglang-bigla sa nangyari, yung mga kasama kong baguhan,
Tulala lang, parang hindi nila nakita yung nangyari. Pero kahit biglang bigla ako, pinilit kong hindi makagawa ng mali. Mahirap na. Maya-maya pa, pinagchap-chap nila ang katawan ng kawawang pulubi. Hinati-hati ang katawan hanggang sa pinagparti-partihan po nila. Lahat ng miyembro ng tao doon, yung mga nakaitim, nagkaroon ng parte ng katawan ng pulubi. Miskin sinasabi kong influencer. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Anong meron sa kanila? Anong trip nila? Anong gagawin nila doon sa parte-parte ng katawan na kinuha nila doon sa kawawang pulubi? Matapos pang ilang makamundong pinagagawa nila, kami mga bago, pinarte-parte rin po ng mga tao doon. Ako naman, nakasakay lang ako. Nagkunwari akong walang mali at tulala kasi may mga dalang baril yung ilang kumuha sa akin. May isang doktor na nagsama sa akin. Tsaka may kasama pa akong dalawang baguhan. Bukod sa doktor, marami pa kaming kasama doon sa van. Yung may mga baril nga. Mga kaanib din sila ng grupong yun. Bumiyahi kami. Noong una eh, hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. Pero nalaman kong sa Batangas kami patungo. Kasi nakita ko po yung signboard. Kinakabahan ako noon. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa amin. Dasal ako ng dasal noon na sana magkaroon ng himala. Hanggang sa nagulat na lang po ako nang biglang tumaob yung sinasakyan naming van. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta natagpuan ko na lang po ang sarili ko na gumagapang palabas sa tumaob na van. Tuguan, masakit ang buong katawan. Nakita ko na maraming pati sa loob ng van. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Ngunit ang nagbigay ng interes sa akin ay ang isang bag na punong-puno ng pera na sumabog doon sa may sasakyan. Kaya kahit sobrang sakit ng katawan ko, pinilit kong makuha ang maraming pera na iyon. Muli naman akong sumilip sa loob ng van. Ngunit ni isa sa kanila, wala pa rin mga malay. Mukhang mga wala ng buhay. Kaya hindi ko na sinaing ang pagkakataon. Sinikap ko na makalayo. Doon ko nasabi na napakabilis ng karma. Karma yun sa kanila sa ginawa nila sa kawawang pulubi. Madaling araw po noong mga oras na iyon at nasa isang liblib kaming lugar. Hindi ko alam kung meron bang nakaresponde sa kanila o kung meron bang mga nabuhay pa doon sa mga taong yon. Mula kasi nung araw na iyon, lumuwas na ako sa probinsya namin. Ang swerte ko nga, kasi pagkadating ko sa amin, biglang pumutok ang COVID. ECQ, bawal lumabas, bawal pumasok ng kani-kanilang lugar. Kaya mas lalo akong naging ligtas sa pagtatago ko. Gamit ang perang nakuha ko, nagsimula kami ng tahimik at simpleng buhay ng pamilya ko. Malayo sa gulo, malayo sa social media, malayo sa Maynila. Hanggang sa mga puntungan na ito, nakikita ko pa rin yung social media influencer na iyon. Ang kapal ng mukha niya, sa kabila ng napakabait na image niya sa madla, ay nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang mga malalakim na gawain niya. Alam ko, hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila iyon na makasamahan niya. Kaya kayo, piliin niyo ang mga iniidolo ninyo dahil hindi lahat yan totoo. Marami dyan nagpapanggap lang para makapambiktima ng mga inosenteng kagaya ko. Ako po si Marvin. Isa po akong seaman. Marami na po akong napuntahang bansa. Siyempre Pilipinas, China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, Hong Kong at iba pang Asian country. Ngunit hetong ibabahagi ko sa inyo ay ang pinakauna kong sampa sa isang barko. Tuwang-tuwa ko nun dahil kako sa wakas, makakatapak na ako ng barko. At swerte, international kaagad. Maayos naman po ang trabaho ko.
Hindi man ganun kalakihan ng sahod, pero okay na. Inisip ko na lang, stepping stone ko na lang muna yon para sa paghahanda sa susunod na paghahanap ng mas malaking sahod. Noong una, enjoy-enjoy pa ako sa bawat biyahe namin. Pero napapansin kong lagi kaming kinukulang sa tao. Wala kasi nagtatagal sa mga naging kasama ko. Ilang buwan lang sila, umaalis na rin. Maliban sa ilang matatagal na. Maayos naman at hindi nakakapagod ang trabaho namin. Kaya talagang nagtataka ako kung bakit hindi sila nagtatagal. Kaya sa pangatlo kong buwan, bigla na po akong tinaasan. Nalipat ako sa sunod na posisyon. Sa isip-isip ko nga nun, baka natatakot na sila magsibabaan kaming lahat. Kaya ora mismo prinomote na kaagad nila kami. Doon po sa barko, tatlong Pinoy lang po kami. Yung isa po, yung assistant ng kapitan. Ako, tapos si Sarah. Tapos yung iba naman po naming kasama, mga Indiano na po at mga Chinese. Hindi nga ako nakikipag-usap sa kanila kasi medyo suplado sila. Masungit din. Madalas pa, hindi kami nagkakaintindihan, lalo na sa kapag nag-uusap-usap. Si Sarah lang yung nakakausap ko. Pero bihira naman kami magkita dahil tuwing gabi lamang siya nakikipag-usap sa akin. Sa araw kasi, busy ito. Ayoko rin naman siyang kulitin kasi baka mamaya isipin niya type ko pa siya. Lumipas po yung mga panahon. Naalala ko, kumakain kami sa may kitchen noon. Nang bigla pong pumasok yung isa sa pinakamatagal doon, si Yumin. Mainit ang ulo nito, panay ang sermon. Hindi ko naman siya maintindihan. Vietnamese kasi ito. Nagdadabog ito habang kumukuha ng pagkain. Nang pagsalitaan naman ito ng cook, doon lang siya natahimik. Ako naman, tahimik lang na nakikinig. Inutusan niya nga ako magpintura. Kasama naman talaga sa trabaho yon, pero ang nakakainis lang ay yung paraan ng pag-uutos niya. Oo, mas matagal siya sa akin. Pero pareho naman kaming sima noon. Ngunit ano pa bang magagawa ko? Sinunod ko na lang siya. Pero nang makita ni Sir Bert yung kapalitan ng kapitan, inutusan niya na lang akong magsalansa ng mga box. Siyempre, siya ang sinunod ko. Siya ay mas mataas eh. Habang nagsasalansan ako, bigla namang sumulpot si Sarah. Natuwa naman ako. At least, may makakasama na ako sa pagtatrabaho. Habang nag-uusap nga kami ni Sarah, napansin ko yung kalungkutan sa mga mata niya. Para siyang may gustong sabihin sa akin. Hindi naman siya masyadong gumagawa noon. Pinanonood niya lang ako. Marvin, ayoko na dito. Nahihirapan na ako. Gusto mo na bang bumaba? Sayang naman. Malulungkot na ako niyan. Ikaw lang kasi ang nakakausap ko dito ng maayos eh. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Napakamot ako sa ulo. Naguluhan ako. Hindi ko kasi nag-gets ang ibig niyang sabihin. Kaya ang sabi ko na lang, kapag bumaba na siya, text niya na lang kako ko. Kapag may signal, re-replyan ko siya. Pagkatapos ng ilang oras, tinawag ako ng kapitan. Pinalipat na naman ako ng pwesto. Hindi naman niya pinansin si Sarah. Nakasakasama ko lang. Lumipas yung mga araw. Habang nakatanaw sa karagatan, napansin ko na parang maraming tao sa may imbakan ng mga drama. May naririnig akong parang nagkakagulo doon. Parang may nagsasalita. Sumilip naman ako sa pinanggagalingan. Ngunit wala naman ako nakita. Walang tao. Sa isip ko baka sa pagod, baka guni-guni ko lang, kaya hinayaan ko na. Ngunit nang pagbalko sa may railings, muli kong narinig yung ingay. Parang may nagmamakaawa. Hindi ko maintindihan ang salita dahil obvious naman na hindi lingwahe ng Pinoy yun. Tumingin ako sa pinto ng imbakan, pero nawala ka agad ng ingay. Takan-taka naman ako kung saan nga ba nanggagaling yung ingay. Hindi ako natatakot, pero napansin ko ang pagtayo ng balihibo ko. Hindi na ako nagtagal pa doon at nagpasya na ako matulog. Kinikilabutan na kasi ako. Ngunit, hindi agad ako nakatulog ng gabing yun. Nakaramdam kasi ako na parang may nagmamasid sa akin. Sa totoo lang, parang ang
Palagi ko nang nararamdaman yun. Araw-gabi, parang may nagmamasid sa akin. Kinabukasan, naabutan kong nagtatalo yung kapitan ng barko, pati si Sir Bert. Hindi ko naman maintindihan kung saan patungkol yung pinag-aawayin nila. Basta parang sinisisi nilang isa't isa. Nagtuturoan sila. Ang sabi ni Sir Bert, wala daw siyang kinalaman at hindi daw siya nakisali. Ngunit si Captain Chen, pinipilit na kasama daw si Sir Bert dahil saksi raw ito sa lahat na nangyari. Kaya dahil doon, nagkasagutan sila. Umawat naman yung cook namin. Gumit na siya sa dalawa. Naya naman ako noon kasi napansin nilang nakikinig ako sa kanila. Kaya nagkunwari na lang akong iinom ng tubig. Patay mali siya na lang. Lumipas ulit yung mga araw. Isang umaga, habang naliligo ako, bigla na lang pong namatay yung tubig sa may shower. Inis na inis ako noon. Tinawag ko yung tagapaglinis namin para i-check. Pero hindi yata ako nito narinig. Hindi pa ako tapos noon. Meron pa nga akong sabon sa katawan. Ang isa pa sa kinagulat ko noon, eh doon po sa may banyo, bigla na lang pong nabasag ang salamin. Takantaka ako. Wala naman kasing ibang tao doon bukod sa akin. Ngunit maya-maya lamang, bigla na ulit nagkaroon ng tubig. Nagmadali naman ako. Pagkatapos kong maligo, bumalik ako ng kwarto ko. Bago ako maligo, may mga damit na akong hinanda. Ngunit sa pagbalik ko, nagtaka na lang ako nang hindi ko na makita ang mga iyon. Natandaan kong pinatong ko lang yun sa kama ko. Ngunit bakit bigla na lang nawala? Niisip ko nga, baka pinagtitripan ako ng mga kasama ko. Ngunit hindi ko naman alam kung papaano sasabihin sa kanila. Ngunit pagbalik ko ng banyo, doon ko nakita yung damit na hinahanap ko. Napaisip naman ako, hindi ko ugaling magdala ng damit sa banyo. Kaya, papaano nangyari yun? Nalilito na ako. Ngunit kahit nagtataka, ipinagsawalang bahala ko na lang lahat. Oras na rin kasi ng trabaho yun. Kailangan ko na magmadali. Nang mapadaan ako sa imbakan ng mga drama, katulad noong nagdaang araw, may narinig na naman akong umiiyak. Oy, Ibanez! Anong sinisilip mo dyan? Sita sa akin ni Sir Bert. Sir, para kasing may naririnig akong umiiyak doon. Sabay turo ko doon. Kung ako sa'yo, kung gusto mo magtagal sa trabaho, hindi ko na lang yan iintindihin. Matatakot lang ako. Inakbena ko ni Sir Bert at inainang bumaba para magsimula na magtrabaho. Noong maghapong yon, inip na inip ako. Hindi ko rin kasi nakita si Sarah. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa kanya. Tipok siya, mainhin, tapos mukha pang mabait. Yun nga lang, bawal ang relasyon sa trabaho namin. Maaring matanggal ang isa sa amin kung sakaling magkaroon nga ng relasyon. Kaya, ano bang magagawa ko? Kailangan tiisin ang nararamdaman. Habang abala ako sa ginagawa ko, may napansin ako sa may CR. Marami kaming gumagawa kasalukuyan noon. Ngunit mukhang ako lang yung nakapansin. Tumayo naman ako. Ngunit pagsilip ko, nandoon si Captain Chen. Nagihilamos ito. Pero hindi ito nag-iisa. May babaeng nakahubad sa likuran nito. Nakamasid lang kay Mr. Chen. Nakatalikod ang babae. Kaya hindi ko matukoy kung sino nga ba siya at kung pinahinga rin ba siya. Bigla naman akong napaisip kasi baka bisita ni Kapitan Chen yon. Alam kong bawal yon. Pero syempre kapitan siya. Wala naman kami magagawa. Siya ang boss sa barko. Kaya ayoko rin makailama. Nagmadali akong bumalik sa ginagawa ko. Inabala ko lang ang sarili sa pagtatrabaho. At simula ng araw na iyon, doon nagsimula yung mga kakaiba kong nararamdaman. Lalong-lalo na sa ikinikilos sa mga kasama ko. Hanggang sa tuluyan na po kaming nabawasan sa barko. May mga bumababa at hindi na bumabalik pa doon. Ngunit ganun pa man, sapat pa rin naman ang bilang namin para magawa yung mga trabaho namin.
kaya tuloy pa rin sa paglalagay ang barko. Bukod doon, sabi rin ng kapitan, marami pa raw papalit, kaya huwag mag-alala. Isang gabi, pahiga na sana ako noon, nang bigla ay minarinig na naman akong ingay. Boses yun ng babae, humihingi ng saklolo. Tulungan mo kami! 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 Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw yun sa pandinig ko. Masyadong nakakangilo sa pandinig. Hindi ko na nga sana papansinin. Pinagpalagay ko na baka pagod lang ako, kaya ganun. Ngunit, biglang bumukas ang pinto ng cabin ko na talaga namang nakakagulat. Wala ako nakitang tao sa labas. Hindi rin naman malakas ang hangin. Isasarado ko na nga sana. Ngunit, kusa itong nagsara. Natigalgal ako. Ngunit ang mas kinagulat ko, doon sa cabin ko, bigla pong nandoon na si Sarah. Sarah, paano kang nakapasok dito nang hindi ko nakikita? Hindi ako sinagot ni Sarah. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin habang umiiyak nang may kasama ng dugo. At sa pagkakataon po na iyon, wala po siyang anumang sapulot sa may katawan. Sarah, ano nangyari sa'yo? Natatakot na ako noon kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Ibanez, bakit nakatulala ka dyan? Kanina pa kita tinatawag ah! Nagulat na lang ako nang nandoon na rin pala si Sir Bert. Ngunit nang pagbalik ko ng lingon kay Sarah, wala na ito. Sir Bert, may babae dito sa kwarto ko kanina. Duguan! Ibanez, guni-guni mo lang yan. Ano ka ba? Halika na nga dito. Birthday ni Captain Chen ngayon. Mabuti pa, inom mo na lang yan. Mag-relax ka naman kung ano-ano na yung mga pinagsasabi mo eh. Konting celebration lang to, kaya huwag kang maingay sa mga boss natin ha. Pero Sir Bert, mayroon talagang... Ay nako, wala naman ha, nasaan? Kung meron dapat meron dyan. Mabuti pa, halika na. Mag-inuman na lang tayo doon. Lasing na si Sir Bert noon, kaya hindi na ako nakatanggi sa kanya. Sa sobrang stress ko noon, kain lang ako ng kain. Hindi na nga ako uminom. Natatakot din kasi ako mahuli. Baka matanggal pa ako sa trabaho. Wala akong pakay kung kapitan pa ang may pasimuno. Basta ako, marangal ako sa trabaho ko. Abang kumakain ako at sila naman ay nagiinuman, narinig ko nag-uusap yung mga kasama ko doon. Si Kapitan Jen, si Yumin, pati si Regesh. English ang gamit nilang lingwahe, kaya naiintindihan ko. Magkakaiba na kasi sila ng lahi. Nagtatawanan sila noon. Pinag-uusapan doon nila yung ginawa nila last year. Wala pa nga ako noon. Hindi ko naman sila maintindihan. Ngunit base pa sa mga narinig ko, noong panahon daw na iyon, may ginawa daw sila sa mga babaeng sumama sa kargo na kinuha daw nila sa may Malaysia. Habang nagtatawanan sila, napansin ko naman na may babaeng dumating. Magulo ang mga buhok, maputla ang mukha. Marami sila, mga limang babae, kabilang na doon si Sarah. Ako naman, hindi ko mawari ang mga nangyayari. Sinampal ko ang pisngi ko. Hindi naman ako lasing, pero parang panaginip kasi yung mga nangyayari. Ngunit totoo ang lahat, nasasaktan ako. Yung tatlong lalaki naman, parang hindi nila napapansin yung presensya ng mga babae. Sa mga sandaling yun, kinukutuban ako. Yung mga nakikita ko, mga kaluluwa. Sa takot ko, tumakbo ko papasok sa may cabin ko. At pagdating ko, para pong nanlaki ang ulo ko. Kasi, nandoon si Sarah. Sarah, huwag mo kong takutin. Pakiusap. Tulungan mo kami, Marvin. Kumbinsin mo si Bert na sabihin kung ano nangyari sa amin. Parang awa mo na. Sarah,
Multo ka ba talaga? Ngumiti lang po sa akin si Sarah noon. Tapos lumuha lang po ang mga mata niya. Marvin, tulungan mo kami. Nasa drama bang kayo na makakasama ko? Ako naman, walang awa na lang pinagpaputol ang katawan ko. Finlash nila sa may CR. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Sarah, hindi ko alam kung matutulungan ko kayo pero hayaan nyo. Bigyan nyo muna ako ng pagkakataon. Iisip ako ng paraan. Sana maintindihan mo. Hindi biro ang bagay na ito. Aasahan kita, Marvin. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto na naming magpahinga. Sa isang kisap mata, nawala sa paningin ko si Sarah. Ang takot ko sa kanya ay napalitan ng panghihinayang para sa babaeng gusto ko. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa amin sa buong barko. Si Sir Chen, si Yumin, pati si Rajesh, binangungot. At ang dahilan, sa sobra daw kalasingan, takantaka kami lahat noon dahil sabay-sabay sila. Ngunit para sa akin, mukhang tama lang yun. Karapat-dapat lang sa kanila yun. Sa pagkakataon naman na yun, kinumbinsi ko na si Sir Bert na sabihin ang tungkol sa nangyari sa mga babae. Natakot si Sir Bert dahil baka pati siya madami at makulong. Pero ako, buo na ang loob ko. Kasi kung hindi siya ang magsasabi, ako ang magsasabi. Kaya si Sir Bert, napilitan na magsabi sa management namin na yung tatlo nga noong nakaraang taon, nagpaakit ng babae noong nasa Malaysia sila noong nakaraang taon nga. Wala naman daw siyang magawa kasi yun ang gusto ng kapitan. Natatakot daw si Sir Bert noon kaya pinili niyang manahimik dahil pinagbantaan siya ni Sir Jen. Ang sabi pa nga ni Sir Bert, doon daw sa cabin ko, doon daw pinatay at pinagputol-putol yung katawan ng Pinay. Yun nga si Sarah. At ang iba naman, nilagay daw sa may drama, binuhusan ng asido para mas madaling matunaw at para hindi rin mangamoy. Karumal-tumal ang sinapit ng mga babae. Nakakaawa. Kaya pala marami ako nararamdaman na kakaiba doon sa cabin ko. Ang pagkawala ng mga gamit ko, ang mga kakaibang ingay, yung mga kakaibang pagmamasid sa akin. Ang nangyari, na-disband po yung team namin. Binayaran kami para manahimik kami, para hindi masira ang kumpanya. Maging sa media nga, hindi rin po nakarating yon. Wala nga sana akong balak tanggapin ang pera, ngunit ipagpalagay na lang daw namin na separation pay daw iyon. Mabuti nga, hindi ako minulto ni Sarah. Nakakalungkot dahil nawalan kami ng trabaho. Pero ang mas nakakalungkot ay yung sinapit ng kaisa-isang naging kaibigan ko sa barko. All this time, akala ko tao siya. Yun pala, isang malungkot na kaluluwa na lang. Mula din po noon, hindi na rin muli nagpakita pa si Sarah sa akin. Alam ko, masaya na siya ngayon. Nasa langit na siya malamang. Samantalang ako naman, nasa barko pa rin po. Ngunit, isang crew na sa isang international cruise ship. Ayoko nang bumalik sa mga kargo dahil nanunumbalik yung trauma ko. Nakakatakot. Dito na lang po siguro ang kwentong ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Marami pong salamat mga kapanset. Hanggang sa muli.